Magandang araw po mga kabukid. Ngayon pong araw na to ay papasyal po tayo sa isa nating kaibigang magsasaka. Sa ngayon po may tanim po siyang repolyo. At makipagkwentuhan po tayo sa kanya para po malaman natin kung paano ba yung diskarte at pamamaraan na ginawa niya sa pagtatanim po ng repolyo. Kaya mga kabukid, samahan niyo po ako. Tara po. Mga kabukid, nandito na tayo sa taniman po ng repolyo. At ngayon po, alamin na po natin sa kanya kung paano ba yung pag-aalagang ginawa po niya dito sa kanyang repolyo. Hi po, mga magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Caverne. Dito sa barangay Dagat-Dagatan, San Rafael, Bulacan. Ito pong aking tanim na repolyo na ito ay Green Gold Repolyo East West. Ito po sa ngayon ay 2 buwan at 1 araw na mula nung pagkapunla. Nung pagkatanim naman po ay ito ay 1 buwan at 6 araw na po. Kaya po mga farmers, ang ating mga gawain na ito ay patuloy ko pong ina-update at upang sa gayon ay maituro ko pa rin po sa mga iba nating mga magsasaka na gusto rin pong matutunan ang mga ganitong gawain. Huwag po kayong mawawala na sa pag-update at sa susunod pa po ay magbibigay pa rin po ako sa inyo ng munting kaalaman dito po sa pagtatanim ng repolyo Green Gold na ating East West. Kuya Bernie, ito po bang Green Gold Epo na to mula po nung pagkakapunla nyo bago ilipatan, yung mga ilang araw po ba dapat? Mula pagkapunla, ang aking Green Gold na repolyo na ito ay 25 araw. 23 hanggang 25 araw pwede na po siyang itanim. At doon po ay nakasisigurado na tayo na kaya na po niyang dalhin yung mga stress sa pagtatanim sa seedbed. Kuya Bernie, nakakailan naman po kayong pataba na po na na-apply po dyan? Ilang apply na po nagawa niya? Matipid po ito. Kung tatanungin niyo ako sa pagpapataba rito, kasi po ito ay napaupuan ko siya ng organic nung paggagawa ko ng seedbed. 6 na 25 kilo lang na nanggaling sa munisipyo ang inilagay ko rito na organic. Doon naman po sa pataba nakuha 10 calcium po at nakakuha po ako ng 5 kilo na urea. Yun lang po ang naikuha ko. Sa pagpapataba nyo po, paano po ba ginagawa nyo yung proseso? Yung ilang takal po ba ginagawa nyo? Sa una pong pagdidilig mula pagkatanim, 5 hanggang 7 araw nagdilig na po ako ng calcium. Ginawa ko lang po siya kalahating ligo per 6-10 liters. Yun po ang aking ginawang pamaraan sa paglagay ko po ng abono. Okay. Sa mga insekto naman po kaya Bernie, hindi naman po ba siya ganun ka atakihin po ng insekto? Madali naman po bang kontrolin? Sa akin pong pagkakaalam nito ala naman po akong ganong nakita ang insekto. Kaya nga po ako nagsubok ng ganito. Iti-try ko kung anong-anong insekto ang aking makikita dito sa aking repolyo na ito. Pero maniwala po kay Chende, mga ka-farmers. Ala po akong masyadong na-encounter na insekto rito sa aking repolyo. Yun po, meron lang akong nakita ang ilan. Siguro po fungus yun na ilang nalanta. Yun lang po ang aking encounter dito sa aking pagtatanim ng repolyo. Ito po ba kuya Bernie, Green Gold po na to? Ilang buwan po ba ang mula po pagkakatanim bago po harvestin? Yung puro sa aking pamangkin na si Ferdinand Santos, ito po ay hanggang sa mula pagkatanim hanggang sa anihin ay halos 2 buwan at 3 linggo. 2 buwan at 3 linggo. Kaya po ako yun po ang aking binabasyan. Titingnan po rin natin kung hanggang saan ito magandang harvest, sapagkat
ngayon lang po ako nakapag-try nito. At eka nga, pinag-aaralan po natin mabuti para noon ay doon sa ating pagluluwang hindi po tayo magkamali. Okay Bernie, sa pagtatanim nyo po ng repolyo na to, kasi bagong subok nyo po ito ano-ano po ba yung mga insektong nakita nyo po dito na umaatake po sa repolyo? Unang-una, nung itim malilit pa, nakakita ko ng mga pagumpagungan, yung itim. Eh, hindi naman po ako nangambaron sapagkat yon ay alam natin mga kaibigan ko ni Sap yun. Ang na-encounter ko na medyo kuha natin kalaban, yung pong mga aphids na yung mga lumilipad na maliliit. Saka po ilang mga uod. Ako naman po, pagka gano'n, madalang ang nakita kong uod. Spot spraying lang naman ang ginagawa ng inyong kaverni. Dito po ba kayo Bernie sa repolyo nyo pong tinanim na to? Ilang beses na po ba kayong nagpatubig dito? Paano po ba yung sunuran po na ginagawa nyo? Huwag pa patubig. Ito mula pagka tudling natin hanggang sa itanim, nagpatubig po ako. Pagkaraan po ng mga isang linggo, nagtanim na po ako. At nung makatanim ako, halos mga 4 na araw bago po ako nagpatubig. Sagad lang po rin sa plastic, hindi po takaw tubig ang ating repolyo. At mula po sa pagkatanim ko na yon, na 6 na araw mula pagkatanim, nagpatubig ako. Sumunod po, 1 linggo, nagpatubig na lang po ako, ganun lang po. Kaya ito po, magbuhat nung aking itanim, baka po nakaka 5 patubig pa lang ako kasi po umuulan naman, hindi po siya ganong kakuan sa tubig. Mga ka-farmers, hanggang dito na lang at sana po ay subaybayan nyo yung aking pag-update nito at maraming salamat po sa inyo. Nawa po ay magtagumpay ang katulad nating mga maliliit na magsasaka. Salamat po! Mga kabukid, maraming salamat po sa tumutok po ng ating video na to. At sana po may natutunan kayong magandang kaalaman po sa pagtatanim po ng repolyo. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel po ni Kabernis TV. Ito po sa ilalim po yung kanyang link o yung kanyang YouTube channel. Pakisuportahan po para po updated tayo sa mga video pong ina-upload nila dito po sa kanilang farm. Ayun lang po, maraming salamat po mga kabukid. Happy farming po.